花起舞影绰绰，何时春色入江河，舞他为顺水逐波。何故琴曲断离歌，舞我天地间寂寞。心在穹苍断崖处静默，天悲地战日月萦怀，何以得世间大自在，自心中无有惧怕，情深不藏，情真不换，环顾千秋有梦与回，何以离沧桑而明媚，自心中不由挣扎，扶风遥远自如纵横，潇洒如梦惊鸿。无忌，wala akong ginagawang mali. Kaya hindi ako basta susuko. Uji, hindi ako papayag na putulin mo ang kasunduan natin. Totoo. Iiwan mo uli ako! May nais lang akong ipakilala sa'yo. Sabihin mo na. Alam ni Folia ng totoo na hindi lang kayo basta magkaibigan ni Fuyao. Kaya desidido siya na masira ang pangalan nito. Gusto niyang magalit sa'yo si Fuyao. Binalak niya ang lahat ng ito. Kinausap na rin niya si Fuyao. Tama na yan. Itigil mo na yan. Pangako siyang magpapakasal sa akin kung sisirain ko si Fuyao. Dahil ang paniniwala niya, isa lang ang nararapat sa'yo. At ang tinutukoy niya ay ang sarili niya. Tumigil ka na! Hindi ko kayang manloko ng tao. Bakit, Prinsipe? Bakit mo ba ako pinaparatangan ng ganyan kasama? Umamin ka man o itanggi mo, baliwala sa akin. Maraming paraan para maniwala ang limang kaharian sa sasabihin ng prinsipe. Hindi maaari yan. Nakakaawa ka. 10 taon kang nabuhay sa pagpapanggap mo. Ngunit tapos na ngayon. Woji, pakinggan mo muna ako sa pagkakataong to. Pag-isipan mo ang lahat ng ginawa mo. Woji, sandali! Huwag mo akong iwanan dito! Nasabi ko na ang dapat. Nagawa ko na ang kailangan. Nakita mo na siguro. Hindi ako banta sa buhay mo. Kaya pakiusap. Itigil mo na ang pagsisiyasat sa Nanrong. Kapag itinuloy mo yon, malalagay ang buhay ko sa alanganin. Yung buhay mo, wala namang halaga. Sige. Sabihin mo na lang kay Ama na wala akong kinalaman doon sa nangyari sa Nanrong. Sabihin mo, may hindi pagkakaunawaan. Nasaan ang lunas? Ibigay mo ang lunas laban sa Lason. Ang bihira, walang gamot laban doon sa Lason.
Noong una kong malaman ng tungkol sa gayumang yun, tinanong ko rin ang gamot noon sa guru ko. Sabi niya, hindi naman kailangan lahat ituro sa mag-aaral niya, kaya hindi niya sinabi yun. Ang guro ko lang ang nakakaalam ng gamot sa laso na yun. Totoong sinasabi ko, hindi ako nagsisinungaling. Kaya alam, madalas naglalakbay ang guro ko. Hindi ko nga alam kung nasan siya ngayon. Ay, magkapatid tayong dalawa. Bakit nakikipagtalo ka pa sa akin? Kalimutan mo na ang pagsisiyasat. Tama ka. Magkapatid tayong dalawa. At matinding kasalanan yun kung papatayin kong nakatatanda sa akin. Kaya hindi ko ititigil ang pagsisiyasat ko hanggang ikaw na ang umamin sa kasalanan ng ginawa mo. Bahala ka. Ilagay mo ako sa alanganin. Hindi ka makakalis dito. Anong sabi nyo? Tauhan mula sa imperyo? Sino tong nang himasok sa kinasasakupan ko? Kaibangan! Mahal na pinuno, isasama ko mga tauhan natin. Papatayin namin siya! Sangayon ako! Sisirain namin ang bayan ng Yao at pahihirapan namin siya! Tama yun! Hindi maaari. Kung talaga nga ipinadala siya rito ng imperyo, hindi natin siya maaaring agad patayin. Ang gagawin natin, kikilos tayo. Nangawan yung mga lugar malapit sa bayan ng Yao! Yan ang iniintay kong sabihin mo, pinuno! Matagal na kaming nasasabik sa karne! Ayos! Tandaan nyo, gamit lang ang kukunin nyo, hindi mga babae. At wala kayong papatayin! Bakit? Bakit ganun, pinuno? Nais ko lang makita ang gagawin nila. Kung anong magagawa ng bagong pinuno na ipinadala ng imperyo. Teka, ang dami naman ito. Lahat pa ito para kay Fuyao? Oo. Ang swerte naman talaga ni Fuyao. May isang Ginoo, namili sa tindahan ng Weipin. Pinili niya ang pinakamagagandang gamit sa buong lugar. Nais niya mamukod tangi, kaya pinadala niya sa amin dito sa Nanrong. Ang lalaking tinutukoy mo ba, si Prinsipe Wu? Si mahal na Prinsipeng Wuji? Hindi kita masasagot dyan. Ngunit mausay ka palang manghula. Aha, sige na. Iuwi mo na ang mga yan. Salamat sa pagdadala. Fuyao. Nandito ka na naman pala. Nakalimutan mo utos ko? Ay, opo. Kaya kong mag-isa. Ang sama naman ng lasa nito. Fuyao, tingin mo, sino nagpadala sa'yo ng mga handog na yan? Natitiyak kong hindi galing sa'yo o sa Ginoo. Tama ka. Tiyak akong galing yan kay Prinsipe Wuji. Kung ihahabig sa karaniwang tao, madali sa kanya. Ano bang sinasabi mo? Galing yan sa prinsipe. Ano sa tingin mo? Kanino pa ba? Anong pinag-uusapan nyo? Hindi ko kayo nauunawaan. Ano, anong gagawin natin dyan? Itatapon ba? Huwag naman. Magagamit natin yan. Oh, sige. Salamat. At may kulay lila pang ibon. Sabi ng aking ina, bagay sa'yo ang ganitong pang-ipit. Ano? Itabi mo to, sa'yo yan. Hindi kayo mauubusan. Ito ba? Kunan mo yan. Yan. Wuji, si Fuyao ng maestrado ng bayan. Hawak niya ang mga kawal. Marami siyang binabago, lalo na sa mga taga rito. Nais niyang bumuo ng hukbo para sa Yao upang makalaban ang bayan sa hukbo ng dilim. Matapang siya at bukal sa loob ang ginagawa niya. Kaya lang, kung hindi ka pababalik, maaaring makalimutan ka na niya.
napag-alaman kong si Folian ay nagtungo sa Pufeng upang gumawa ng mabuti. Sa madalas mong pag-alis, pinadali mo ang lahat. Walang maghahanap sa'yo. Wala mang nakakaalam ng kinaroroonan mo ngayon. Hindi naman bago sa kanila yon. Tama ba ako? Kung sakali namang may masama mang mangyari sa'yo, magiging palaisipan na lang sa kanila yon. Kaya mo. Manakit nang walang kalaban-laban. Mali na kaawaan ko ang taong walang awa, lalo ang tulad mo. Lahat ng yun, nagawa ko lang dahil mahal kita. Ayaw ko na mawala ka sa akin. Wala akong pakialam. Hindi ako makikinig. Isang sagot lang ang nais ko. Hihiwalayin mo ako o magmamatigas ka? Si Prinsesa Folian, ang kaharian ng Xuanji, ay piniling unahin ang bayan at ang mga tao. Dahil nakikita niya magulo at naghihirap ang mundo at karamihan ay namamatay sa gutom. May mga nagdurusa at umiiyak dahil kumakalam ang sikmura. Hindi niya matiis na panoorin ang mga tao habang siya ay marangyang namumuhay sa palasyo. Hindi na itutuloy ni Folian ang kasal at ugnayan ng Tian Xuan at Xuanji. Siya ay lalayo at magbibigay oras sa pagdarasal alang-alang sa mga tao. Buisit! Kapag nagpatuloy ito, lahat ang kapatid natin sa ubo. Di ako magugutom. Sino bang maestradong yan? Bakit napakamakapangyarihan niya? Malalaman natin kung sino siya. Huwag ka nalang tumuloy. Hindi mo kilala ang hukbong yon. Wala silang inuurungan. Walang gagawing matino ang pinuno nila. Bakit ka aanyayahan para makipag-usap? May balak silang masama. Sangayin ako sa kanya. Ang mga taong gaya nila, hindi gagawa ng tama. Tingnan mo ang paanyayan nila. Natitiyak kong patibong lang ang liham na ibinigay sa'yo. Ginongzong. Uy, Ginongzong. Hayaan niyo siyang magpasya. Manggagamot lang ako rito. Ay, pigilan mo. Nakuha ko na. Sinulat nila ang paanyaya sa balahibo. Hindi pangkaraniwan. Kahit ano pa yan, huwag kang makikipagkita sa kanila. Bakit hindi ako tutungo? Tiyak na nahikayat sila ng aking pagdating. Kaya nagpadala sila ng paanyaya. Hindi mo ako kailangan pigilan. Ngunit hindi patuloy ang naghihilom ang mga sugat mo. Kung sasaba ka na sa laban, gagamitin lang nila ang kainaan mo. Bakit sa tingin mo ba madali lang nila ako matatalo? Pagdating ko, wala silang makikitang kainaan. Teka, huwag kang papayag. Hindi maaari. Hindi papayag si Ginoongzong. Hindi ba? Ginoongzong? Ginoongzong! Bakit pa pinipilit mo si Ginoongzong? Dito ka lang. Nais kong bantayan mo ang bayan. Yung mga hukbo ng dilim. Ginoongzong, magsalita ka kasi. Pagbibigyan ko na sila. Nais kong akong makakita. Gabing-gabi na. Saan niyo balak pumunta? Sa may bundok. Magandang tingnan ng buwan ngayon. Katapusan na ng buwan ngayon. Hindi makikita ang buwan. Batay sa suot mo. Hindi pang bundok yan. May sagabal na naman. Hindi ko ugali ang makialam sa ibang tao. Lalo na sa gawain mo. Kung hindi lang ibinilin sa akin na bantayan ka hanggang sandali! Sa... Sandali! Naunawaan ko. Sumama ka kung nais mo.
Mahusay ka nga talaga sa labanan! Hindi ko inaasahan na pauunlakan kami ng pinuno. Ang akala ko mga taong nais lang magnakaw sa amin. Sa totoo lang, namangha ako sa kakayahan mo. Kung hindi magandang panimula natin, patawarin niyo sana kami. Naunawaan ko, nabigla lang tayo. Patawad, Pinunong Fu. Napakahambog namin. Ito ang unang pagdalaw niyo sa amin. Nais kong ipabatid paano makitungo ang hukbo ng dilim. Ipasok na yan! Maliit na handog. Sana itanggapin nyo. Ay. Pinasasaya mo ako. Mapagbigay kayo sa mga panauhin. Hindi ko maalis ang mata ko sa mga ginto. Ang kulay na to. Mapagbigay pala ang hukbo ng dilim. Tig-isa kayo rito. Ipamahagi natin to. Tama ka, Pinunong Fu. Hanggat magkakampi tayo, hindi tayo mauubusan ng kayamanan. Nakabibighani ang gintong to. Ngunit alam mo, kahit naman gahaman ako, meron pa rin akong dangal. Halimbawa, pumatay kayo ng tao upang nakawan sila. Nawawalan ako ng gana sa ganun. Oo nga pala. Mahistrado ako sa bayan ng Yao. Hindi ako papayag na may mang-aapi sa mga tao ko. Kung wala akong paggalang na makikita sa inyo, ipatutupad ko ang batas ng kaharian ng Tian Chuan. Hindi mo ako matatakot sa pananalita mong yan. Marami ng mahistradong nagtungo sa akin. Hindi ka nag-iisa, Pinunong Fu. May ilang nagtungo rito na kasing tapang mo rin nung una. Nais nilang dumanak ang dugo rito at maipagmalaki yun sa hukuma. Nagkamali sila. Hindi sila nagtagumpay na magapi ang hukbo ng dilim. Sa huli, buhay nila ang naging kabayaran! Pinunong Fu, tiyak ako na nag-iisip ka. Hindi mo na naisin na matulad ka lang sa kanila, hindi ba? Sino bang hindi takot mamatay? Ganito, alam niyong ipinadala ako rito ng hukuman. Hindi ba tama lang na maging tapat ako? Ang naiisip ko,
Dahil iisa lang ang pinagsisilbihan nating dalawa. Maaaring maiba ang usapan. Ha? Maaaring magkasundo tayo. Mabuti kung ganon. Magkakampi tayo. Kaya dapat tayong magdiwang. Labas ang alak! Ilabas ang alak! Dito tayo. Hebang palikuran. Salamat. Ang balita ko, may kaugalian ng hukbo na to. Kapag meron kayong hindi mapagkasunduan, dinadaan nyo sa inuman. Kung sino huling malalasing siyang pakinggan, tama ba ako? Pinunong Fu, nais mo makipagpaligsaan? Yang payat at liit ng katawan mong yan, haamunin mo ng inuman ng pinuno namin. Ang taas ng tingin niya sa sarili niya, ano? Makinig ka sa akin. Isang dosenang banga ang kayang inumin ni pinuno sa isang upuan lang. Hindi pa siya malalasing nun. Walang ni isa sa amin ang nanalo. Tapos ikaw na payado't hahamunin mo siya. Ayun, ako na nga hamon. Kung ganun, simula na pala natin. Simula na! Simula na! Pinuno, nakakasampung ba nga ka na? Wala na ba? Nasaan na yung maputlang kasama nyo? Bakit wala pa rin siya dito? Kanina pa lumabas yun para sa palikuran. Huwag mo hanapin ang wala! Masarap to. Nang dahil sa'yo, meron akong karne, alak at ginto. Inom pa! Inom pa! Inom pa! Inom pa! Sige! Pinuno, nahuli kong kasama nila sa Taguanan Sandata. Inaakala mong malalasing mo ako. Tauhan! Ipasok nyo na yan! Hindi na rin ako natutuwa. Kayong lahat, batayin ang mga pangas! Sige, magsalita kayo. Bakit kayo naririto? Batayin niyo ang mga pangas na yan! Tumigil kayo! Pinuno Chigoy, namumukaan mo ang sagisag nito.
Saan mo ninakaw ang bagay na yan? Ninakaw? Sino kayang pumasok sa palasyo ng Tian Xuan at ninakawan si Prinsipe Yi? Nais mong subukan? Ipakita mo kapag nagawa mo. Alam mo na. Narito kami para kay Prinsipe Yi. Nais namin kayong makilala. Para malaman namin kung tapat ba kayo kay Prinsipe Yi. Kung sumusunod ba kayo sa kautusan niya. Totoo ba yan? Pinadala kayo ng prinsipe? Kilala ko ang suot mong kwintas, handog ng prinsipe. Karaniwan at maliit na itak, ngunit nakakahiwa ng bakal. Bukod sa kanilang angkan, wala nang ibang meron yan. Tapat ang hukbong ito kay prinsipe. Pinagdududahan niyo pa ba ako? Hindi mo kailangan magalit. Ang nais niya lang, makita ang katapatan niyo. Nag-iingat man siya, para rin naman sa atin ang ginagawa niyang ito. Mali ba ako? Pinunong Fu, tama ang sinabi mo. Tayong lahat para sa inaasam at kayamanan! Sa inaasam natin! Sa inaasam! Sa ating lahat! Sa inaasam natin! Sinasam natin! Sinasam natin! Sinasam natin! Salamat. Nakilala mo yung kwintas na suot ni Chigoy. Kung hindi, tiyak na magkakagulo. Ngunit, paano mo nalaman ang ugnayan niya kay Prinsipe Yi? At saka, saan mo nakuha ang sagisag? Nais mo malaman? Hindi ko ba maaaring malaman? Hindi naman ipinagbawal. Ang sa akin lang. Babanggitin ko ang pangalang hindi mo nais marinig. Huwag mo na sabihin. Ano bang kinagagalit mo sa kanya? Alang-alang sa'yo. Sinangkalan niya ang katayuan niya. Wala na bang halaga sa'yo ang ginawa niya? Sinabi mong alang-alang sa akin. Ngunit iba naman ang narinig at nakita ko. Iba ang sinasabi at iba rin ang ginagawa. Ang lahat sa mundong ito, mahirap maintindihan. Mahirap malaman ang katotohanan. Kung nais mo ang totoo, hindi lang ang mata at tenga, gamitin mong puso. Paano ng taong itinago ang pagkatao niya? Magiging totoo sa'yo.
Lumabis ata ako. Bakit totoong-totoo kaya ta ngayon? Sama mo. Bakit ba hindi mo magawang maging tapat sa akin? Bakit kailangan mo pang magsinungaling sa akin? Hindi ikaw yan. Hindi maaaring totoo ka. Hindi niya ako magagawang harapin. Sa bawat pamimuha ko. Inaalala mo ang babaeng nakatakdang ikasal sa'yo. Hindi ako laman ng puso mo. Sino nagsabi? Nangingibabaw ka. Pagmamayari mo na ang puso mo. Makapili. Hindi ako naniniwala. Hindi totoo yan. Handa akong patunayan sa'yo. Patutunayan ko sa'yo. Pangako, gagawin ko ang lahat makasama ka lang. Makasama ka habang buhay. Fuyaw! Fu! Ah! Pinunong Fu. Ticheng, tigilan mo nga yan. Fuyaw lang ang itawag mo. Fuyaw? Oh, anong nasa mukha mo? Wala lang to. Gumagawa nga pala si ina ng lugaw kanina. Hindi ba marami kang nainom kagabi? Mabuti sa tiyan mo ang lugaw. Para sa sikmura. Pakisabi salamat. Nako, wala lang naman yon, Fuyaw. Ang sabi ni ina, napakabuti mo kaya pinagluto ka niya. Wala naman yon. Nagugutom na nga ako eh.
Talaga? Aray, nahubo. Ikukuha na kita. Babalik ako. Pakidamihan. Oo, sige. Ano sa palagay mo? Sabi ko sa'yo, malilimutan ka niya kung hindi ka pa nagbalik. Bukod sa bagay na yan, anong natuklasan niyo kagabi? Tama ang nakalap mo noon. Si Prinsipe Yi may ugnayan sa hukbo ng dilim. Matatag ang bayan ng Yao, ang unang tanggulan ng kaharian ng Tianchuan. Ito ang tamang lugar upang maglagay ng tauhan. Malino ang binabalak niya. Ulitin mo sinabi mo! Hindi na ako gagaling! Hindi mo ko kayang gamutin! Kamahalan, hindi na. Nagagamot ang lagay mo. Nagawa ko ng lahat. Patawad. Wala pong luna sa kalagayan ninyo! Hindi ako naniniwala! Wala ka, Simpe. Paano ka nakatagal sa palaso? Ang dapat sa'yo pinapatay! Prinsipe Yi, maawa ka sa akin! Huwag mo ko papatayin, Prinsipe Yi! Hindi kita papatayin. Ngunit, may kailangan kang gawin para sa akin. Madali lang ang utos ko. Ipamamalita mo na magaling na ako. Malakas na muli ako. Ibig sabihin, may kakayahan na ako magkaanak. Magbigay ng tagapagmana. Ngunit kamahalan. Ngunit ano, Ginoo? Pinagkakatiwalaan ng inyong angkan ng aming angkan. Ilang saling lahi na ng Shang Tsung ang nagdaan. At naroon pa rin ang tiwala. Hindi ko kayang baliin. Hindi ko kayang magsinungaling sa inyong angkan, kamahalan! Prinsipe Yi! Prinsipe Yi, maawa ka! Prinsipe Yi! Maawa ka! Maawa ka sa mga katugo ko, Prinsipe Yi! Maawa ka! Ako ang tunay na tagapag-ingat! Kaibangan! Ako ang tunay na tagapag-ingat! Ako ang tunay na tagapag-ingat! Ano sinasabi mo? Ako ang tunay at nataas ang tagapag-ingat! Paano mo nasabi? Ako ang tunay na tagapag-ingat! Ako ang sabi! Nagtatalo kayong dalawa dahil sa palapit na pista ng mga bathala, kapwa niyong nais na maging tagapag-ingat. Ganito na lang, hayaan natin ang bathala ng buhangin ang mamili sa inyo. Paano mamamayari ang bathala ng buhangin? Palawan ko rin. Pakinggan na lang natin siya. Pinunong Fu, paano naman po yun? Ganito, dalawang araw mula ngayon ang pista. Inaatasan ko kayong dalawa na maglabas ng lampara. Magsasagawa rin tayo ng pamimili. Ang pinakamaraming pipili, ang makakakuha ng gawain. Malinaw? Opo, ganun ang gagawin namin. Ganun po ang gagawin namin. Tama. Desisyon. Ang isa ni Pinuno? Mabuti na kasunan sila. Mabuti naman, no? Pinuno Fu. Ako si Yuan Zhaosu, ihahabla si Binibining Fu ng Taiwan. Iniwan niya ako mag-isa at sinira ang tiwala ko. Wala siyang puso, sinaktan niya ang damdamin ko. Anong nangyayari? Ano ba may nareklamo? Problema sa problema. Anong nangyayari? Nakapira ang magsalita ang magistrado. Chouchi. Nakakapagtaka. Ah! Sige, itatago ko bilang tanda ng ating pagmamahal. May mali sa paghahabla mo.
Pinuno, nais mong ipakita ang kasulatan sa lahat ng naririto? Sa pagkakaalam ko, sinunod ko ang batas. Bukod doon, isinama ko na rin sa liham ko ang tanda ng aming pagmamahalan bilang patunay. Taga Taiwan, ang taong yun, nasa Tianchuan tayo. Doon ka magtungo. Pinuno! Oo, taga Taiwan siya. Ngunit naglalakbay siya. Madalas nga wala siya sa bayan niya. Sa pagkakaalam ko, naririto siya. Dito sa Tianchuan. Dito sa bayan ng Yao. Nilinlang niya ako sa yaman at pag-ibig. At baka, kapag nagkataon ay, may malinlang pa siyang iba.世界漂流，微尘在云霄之中。